Hello guys! Welcome back again to my channel. For today's video, ang pag-uusapan natin ay yung dry mode sa aircon. Ano nga ba yung use nito? Ano nga ba yung ginagawa kapag naka-dry mode? Ano yung mga benefits? Kailan dapat gamitin at hindi dapat gamitin? Ayun yung pag-uusapan natin sa video na to. So bago tayo mag-start, disclaimer muna, hindi ako expert. Yung mga sasabihin ko ngayon ay based lamang sa na-search ko, based lamang sa experience ko. Kaya kung meron man akong masabing mali dito, paki-correct na lang ako sa comment section. Kung meron kang question, suggestion, or gustong paggawa ng content, ilagay mo lang sa comment section. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe mo na. I-click mo yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga videos. Paki-follow na din ako dun sa Facebook page ko, ilagay ko na lang yung link sa description. Hanapin nyo na lang dyan. Okay, maraming salamat. So yan, start na tayo. Ano nga ba yung dry mode? So sa mga newbie nga pala, yung pag-set ng dry mode, pindutin nyo lang yung mode dyan sa remote nyo hanggang makita nyo yung ganitong icon, yung water drop sya. So iba-iba yan, depende sa brand ng aircon. Doon naman sa panel, kung wala naman kayong remote or nawala yung remote nyo, pindutin nyo yung mode hanggang mapunta yung ilaw dun sa dry. Okay? Yan, yun yung gawin nyo kung gusto nyo mag-dry mode. Yan, para yan sa mga newbie. So ngayon, pag-usapan natin kung ano nga ba yung ginagawa ng dry mode. Yan. Ang ginagawa ng dry mode ay binabawasan niya yung mataas na humidity para maging presko sa loob ng room. So ano nga ba yung humidity o yung mataas ng humidity? Ano nga ba yung ibig sabihin nun kapag sinabing mataas yung humidity sa loob ng room? Ang ibig sabihin nun, mataas yung moisture ng hangin sa loob ng room natin. Kaya yung nafe-feel natin ay maalinsangan. Okay? Tapos ang gagawin ng aircon kapag nag-dry mode ka, hihigupin niya yung mataas na humidity, tapos ilalabas niya dry na. Kaya tinawag na dry. Okay? Dry mode. Okay? Hihigupin niya yung moisture sa hangin or yung tubig sa hangin na nagkokos ng maalinsangang pakiramdam. Tapos ilalabas niya, dry na. Kaya tinawag na dry mode. Okay? So, yun yung ginagawa ng aircon kapag naka-dry mode ka. So, ngayon, next tayo, eto. Ang sabi nila ay matipid daw yung dry mode. So, eto yung mga dahilan kung bakit matipid yung dry mode. Yung una, reduce compressor usage. So, kapag naka-dry mode ka, mahina lang yung andar ng compressor. Kasi nga, ang goal ng dry mode ay bawasan yung humidity or i-maintain yung humidity sa loob ng room natin. Kaya hindi kailangan na laging napipersa yung compressor. Kaya mahina lang yung andar. So dahil doon, nagiging matipid yung aircon natin kapag naka-dry mode ka. Kasi nga, mahina lang yung andar ng compressor. Yan. Tapos number 2, eto. Fan operation. Kapag naka-dry mode ka, nasa low lang yung fan natin. Tulad ng aircon ko, yung Kulin Quad Series 1 horsepower, kapag naka-dry mode ako, hindi ko pwedeng ilagay sa medium tsaka sa high yung fan ko. Nasa low lang yan. Okay? Mahinang compressor na andar, tapos plus yung mababang fan, syempre matipid sa kuryente. Number 3, less intensive cooling. Yan, dahil nga, ang goal lang ng dry mode ay i-maintain yung humidity sa loob ng room natin or bawasan yung moisture sa hangin, less yung cooling niya. Yun lang kasi yung goal niya, yung bawasan yung humidity or i-maintain. Hindi siya dun sa pagpapalamig sa loob ng room natin. Okay? Yung pagpapalamig sa loob ng room natin, yun yung cool mode sa mga newbie lang. Yan. Yung number 4 naman, stable operation. Yan, yung pag-andar ng aircon kapag naka-dry mode ka, stable siya. So, bisa na basa ko, ang sabi, kapag daw naka-dry mode ka, mababawasan yung on and off cycle ng aircon. Diba kapag naka-dry mode, ay kapag naka-cool mode ka, kapag na-reach mo na yung desired temperature mo, mamamatay yung compressor. Tapos, kapag tumaas na naman, yung temperature sa loob ng room mo, aandar na naman yung compressor, pero nasa mataas na wattage. Eto, maiiwasan daw yung ganun.
So maiiwasan daw yung pag-spike ng wattage kapag naka dry mode ka, kasi nga stable lang yung operation kapag naka dry mode ka. Okay? So yan. Next tayo, eto. Kailan magandang gamitin ang dry mode? Kailan nga ba magandang gamitin? Sa una, of course, yung kapag mataas yung humidity sa loob ng room natin. So paano nga ba malalaman kung mataas yung humidity sa loob ng room natin? Ako kasi meron akong ginagamit na digital clock na meron pang monitor ng temperature tsaka yung humidity. So pwede kong matignan doon kung mataas nga ba yung humidity. So kung wala ka naman noon, pakiramdaman na lang. Kung napifeel mo na parang maalinsangan sa loob ng room at hindi naman ganun kainit, ibig sabihin nun mataas yung humidity. So ang gawin mo lang, pwede kang mag dry mode sa ganung panahon. Okay? Yung pangalawa, hindi sobrang mainit. Yan, kapag hindi sobrang mainit, pwede kang mag dry mode. Okay? Yung pangatlo, tag-ulan. Yan, kapag tag-ulan, minsan kapag tag-ulan, napifeel mo maalinsangan pero hindi naman mainit. So yan, pwede kang mag dry mode sa mga ganong weather. Kaya nakikita nyo o lagi nyo nababasa, ang nire-recommend nila kapag tag-ulan, mag dry mode ka. Kasi nga, hindi naman ganong kainit, mataas lang yung humidity sa loob ng room natin. Kaya pwede kang mag dry mode instead na mag cool mode ka para mas makatipid ka. Yung number 4 naman, yan, sa gabi pwede kang mag dry mode. Lalo na dun sa mga lamigin. Minsan di ba magigising na lang tayo na nilalamig. So dito maiiwasan yun. Dahil nga yung goal lang nito ay para maging presko yung loob ng kwarto natin. Try na lang guys, tapos i-compare nyo kung ano yung pinagkaiba dun sa cool mode tsaka dry mode. Ang dry mode kasi gagawin lang niyang presko yung sa loob ng room natin. Pero mapifeel mo na malamig kasi nga presko siya. Kaya maganda talaga, comfort yan. Comfort yung pakiramdam kapag naka-dry mode ka. Try na lang guys. So kailan nga ba hindi dapat gamitin yung dry mode? Eto, dalawa. Kapag sobrang mainit. So kapag sobrang mainit kasi, hindi mo pwedeng or hindi nila nare-recommend na gamitin mo yung dry mode dahil nga hindi sapat yung dry mode para palamigin yung loob ng room natin. Kasi nga nasa mahina lang yung compressor. Siyempre kapag sobrang init tapos mahina yung compressor, matatalo talaga yung aircon or matatalo yung dry mode. Kaya dapat mag-cool mode ka para mag-throttle yung compressor at palamigin yung loob ng room natin at maging komportable. Tapos yung pangalawa, kapag masyadong mababa yung humidity, kapag masyado nang mababa yung humidity, huwag kang mag-dry mode. Kasi nga magiging hindi presko yung or hindi maging komportable yung sa loob ng room natin. Hindi rin kasi maganda kapag sobrang baba yung humidity sa loob ng room natin. Kaya dapat katamtaman lang talaga. Okay? So yan. Next tayo. So yan. Ano nga ba yung mga benefits ng naka-dry mode? Yan. Yung una natin, yung pinakauna of course. Pero sabi ko kanina, mahina yung compressor, tapos mahina yung fan. Tapos stable lang yung pag-andar, tsaka tawag ng isa dito. Ito, less intensive cooling. Okay, kaya matipid siya compared din sa cool mode. Yan. Tapos yung pangalawa, improved comfort. So tulad ng sabi ko kanina, ginagawa lang niyang presko yung sa loob ng room natin. Hindi niya, yung goal niya yung hindi yung pagpapalamig. Yung gawin lang presko or i-maintain yung humidity or alisin yung moisture sa hangin. Kaya nagiging, kaya improved comfort. Okay? Yung pangatlo naman, maiiwasan yung amag. So kung meron kang mga furniture dyan or mga books or mga gamit na inaamag dyan, maiiwasan yung amag sa mga ganong mga gamit natin. Yung pang-apat, improved air quality. Yan, ito dun sa mga merong allergy. Yan, or yung merong respiratory issues. Yan, maganda yung magiging quality ng hangin. Yan. Yung number 5 natin, comfortable sleeping environment.
Yan, tuloy na sabi ko kanina, di ba kapag natutulog ka, minsan magigising ka na lang, nilalamig ka dahil nga, dahil dun sa aircon. So ito may iwasan yun, dahil nga sabi ko kanina, ang goal lang nung dry mode ay para gawing presko yung loob ng room natin. Or bawasan yung mataas na moisture sa loob ng room natin. Yung pang-anim, protects furnishing and electronics. Yan, tulad sabi ko kanina, maiwasan natin yung mga amag dun sa mga gamit natin. Tsaka yung mga amag dun sa mga electronics na meron tayo dun sa loob ng room natin. Sa loob kasi inaamag yan. Yan, maiwasan natin yun. Or maiwasan natin yung pagkasira ng mga appliances natin. Okay? Yung number 7, odor control. Yan, mawawala yung masamang amoy sa loob ng room natin. So, yun yung mga benefits kapag naka-dry mode ka. So, yan guys. Sana meron kayo napulot sa video na to. Kung meron pa kayong gustong idagdag, ilagay nyo lang sa comment section. Kung meron kang question, suggestion, o gustong paggawa ng content, ilagay mo lang sa comment section. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. I-click mo yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga videos. So guys, kung meron akong nasabing mali dito, pakikorrect na lang ako sa comment section. Yung Facebook feeds ko, paki-follow na din ako doon. Paki-support na lang ako. Lagay ko na lang sa comment section or sa description. Yung link, hanapin nyo na lang. Pwede nyo akong i-PM doon or mag-send kayo ng mga videos kung meron kayong mga question. Okay guys, maraming salamat sa panonood. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang mga video. Maraming salamat. Bye!